Bali, ito po yung pinakang gradas niya. At ito po yung ano, bali pinaka-handler niya dito si Bossing Nilsson. Ah, kaway-kaway tayo, boss. Ang handler niya, bali may nandoon po sa ano yan, nandoon pa po sa kabila, mayroon pa pong hinahandang ibang ano yan, ibang manok. Manok na ano, yung manok na nagsasalita. Ayan, tingnan natin yung incubator niya doon sa loob para makita po natin yung ano, kung ano po yung diferensya doon para maayos po natin yung hatching rate po niya. Magandang umaga po muli sa inyo, mga kasabong. Bali, welcome po ulit dito sa aking munting YouTube channel po, mga salisabong people. At kagaya pa rin po ng dati, paulit-ulit po natin sinasabi, kung sakaling ngayon lang po kayo napunta dito sa munting YouTube channel ko po, at hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po para sa susunod na mga episode, maging updated lang po kayo. And maraming salamat po ulit sa mga lahat na sumusuporta dito sa aking munting YouTube channel. And sana po makakuha naman po kayo ng idea. Mayroon po ako dito ginawang incubator ngayon, bali pinapasyalan po sa akin, totally malapit lang naman ako sa kanila. And pina-double check para at least makita po natin yung kakulangan ng pag-operate ng incubator. And recommended ko na lang po and advice ko po doon sa mga mayroon pong incubator na ganito, ay dapat po natin iwasan yung mga bagay na ganito para hindi po tayo magsayang ng itlog at oras sa pag-incubate ng itlog. Kasi may mga bagay po na pwede natin maiwasan para maging maganda yung hatchability ng ating incubator. Ngayon, papakita ko po sa inyo kung ano yung naging diferensya and ano yung dapat natin gawin at yung dapat hindi dapat gawin dito sa ganito pong homemade na incubator. Ayan po, tingnan po natin yung pinakang loob niya para at least maiwasan po, lalong-lalo na doon sa mga baguhan na nag-i-incubate na mayroon pong ganitong incubator. At ngayon po, ipapaliwanag po natin kung ano po yung dapat na gawin. Ngayon bali, ang capacity po nito is nasa siguro mga nasa 80 to 100 capacity. Depende na po yan sa size ng itlog kasi mayroon po tayong mga sinasabi na yung sa bulhin and sa mga pulit na itlog. Yung mga sa pulit medyo maliliit po yun at yung sa bulhin naman ay medyo malalaki. Kaya pwede po siyang kumasya dito na nasa 80 to 100 capacity po. Ayan. Ayan, bali, ito po yung mga kauna-una ko pong ginawang incubator since 2018 po yata. 2019, ganyan. Ayan, totally ito po yung in-order sa akin ni Doc Rodel. Kaso lang, ang in-order niya po sa akin totally is yung sa sitter lang na walang hatchery po. Ngayon, pagpunta ko dito, mayroon na pong hatchery. Pero hindi po ito kasi advisable na lagyan ng hatchery. Kasi ang sistema po nito, once na nilagyan po natin ng hatchery dito sa pinakaibaba, ay yung mga nauna ko pong ginawa na sitter lang ganito, wala po siyang blower or wala siyang pan sa loob. Ang mangyayari po dito, mayroon po talagang mapipisa at mapipisa po yung incubator natin, pero hindi na po yung sinasabi na medyo nasa mataas po yung rate niya. Kasi kagaya nito, medyo ano yung nakaalos nakadikit na po yung
hatchery dito sa ano, sinaksak na lang po sa pinakailalim niya. Yung hangin po medyo hindi na makaka-circular, pagkatapos dito sa parte po ng ano yan, dito po sa parte ng kinalalagyan ng incubator po medyo suffocated po yung ano, yung anong tawag dito, yung hangin niya hindi nakaka-penetrate po yung hangin. Kasi dapat po dito, yung pinakang advice ko po dito sa lugar na to, kasi may mga butas po yan dito sa pagilid, yan po yung magsisilbing pinakang blower niya po, yung alabasan ng hangin at pasukan po ng hangin. E sa sitwasyon po ng lugar na to, medyo masikip po siya. Ayan, tingnan nyo, medyo kulang po yung pasok ng hangin. Kaya medyo mahihirapan po talaga makapaperfect na papisa dito. Tapos yung pangalawa po na dapat po natin iwasan, kagaya po nitong itlog na to. Hindi naman po siguro to itlog ng itik. kasi yung itik po, nasa putikan po siya, nangingitlog. Ayan, puro putik po yung itlog. Mas maganda po na, ayan, tingnan, makikita nyo naman po, napakarumi po yung itlog. Iwasan po natin to. Kasi kagaya nito, ito po yung itlog na malinis. Yung mga bakterya na dala niyang itlog na marurumi, pwede pong mahawa, pwede pong makapunta dito sa mga malilinis na itlog. Maapektuhan pa po yung mga malilinis na itlog. Kaya kung hanggat maaari po yung may mga ganitong incubator, iwasan po natin yung masyado pong maruming itlog para sa ikagaganda po ng hatchability ng ating homemade incubator po. Kaya ayan po, bali sana po mayroon naman po kayong nakuhang idea kagaya po nito. Hindi ko sandali. Masyado na kung nakadikit yung ano niya, pero kahit paano po mayroon pa rin na lumalabas na sisiw dito. Pagkatapos yung kagaya po nitong itong mga itlog na to, once na hinawakan nyo na, siguro pa ilang days na to, wala na po siyang init. Totally ibig po sabihin niya, patay na. Pagkatapos ito pong isa, bali may butas na rin siya, nakataob na siya, hindi na siya makaka penetrate kasi nakadikit na siya sa pinakang flooring ng incubator natin. Kaya wala na po, iwasan na po natin yung ganitong sistema na once na nag-order po kayo sa gumagawa ng incubator, sabihin nyo na po agad kung gusto nyo yung may hatchery saka yung walang hatchery. Kasi pag ganito, kasi yung order ni Dr. Nil, walang hatchery, hindi po talaga siya advisable lagyan ng hatchery dito. Kasi ang space dito para sa setter lang, para yung hangin niya makapenetrate sa ilalim hanggang sa ibabaw, makuha niya yung init. Pero once na nalagyan pa natin ito ng hatchery ganito, wala na, hindi na po makakapenetrate yung hangin niya sa loob. Kaya yun po, mababawasan po yung hatchability rate ng ating humid incubator po. Bali, ayan, pwede na natin itong ilabas. And ayan po, bali, yung lalagyan ng tubig, bali, nandun na sa pinakadulo, na kung tutusin po, itong lalagyan ng tubig na to, dapat nandito lang po sa bandang gitna. Kasi, yung hangin niya po, pag nainitan na po yung tubig, yun na po ang magsisegregate ng moisture sa kanya. Ayan po, bali, maraming salamat po sa inyong panonood, and sana naman nakakuha naman po kayo ng kahit konting idea or tips po dito sa aking munting YouTube channel po. Maraming salamat po sa inyo, and God bless po. Hanggang sa muli, Mang Saldisabong Bicol po.